Good day po sa inyo lahat. Magandang araw po. Ako nga po pala si Monti. At ako naman po si Timon. And welcome po sa aming YouTube channel kung saan pag-uusapan po natin ang mga walang kakwenta-kwentang bagay sa ating lipunan. Pero kahit papano sana makakuha po kayo ng advice and tips po sa mga topic natin. Ang topic po natin today is Mobile Legends. Welcome to Mobile Legends! Ikaw tol, nagpong Mobile Legends ka ba? Oo naman! Anong rank mo? Mythic 15 star. Ako din naman po, no? Hindi po ako isang pro player. Saktong nakakaintindi lang po tayo ng laro. So, ang sa akin lang, gusto ko na sana makapagbigay ng tips and advice dun sa mga aspiring na makarating ng Mythic rank. Tsaka yung mga nakakainis na bagay dun sa Mobile Legends, pag-uusapan na rin yan, po. Yan. So, without further ado, let's get into the video. Konting kaalaman lang po para sa lahat, no? Ang Mobile Legends po ay isang klase ng MOBA game o Multiplayer Online Battle Arena. Nangangahulugan po na hindi lang po Mobile Legends ang MOBA game. Nandiyan po ang Dota, ang LOL, tsaka ang AOB. At marami pang iba. Ito po yung laro na kinocompose po ng POS 1, POS 2, POS 3, POS 4, POS 5. Pero sa Mobile Legends, kilala natin niya sa tawag na Tank, Mage, Marksman, Assassin, and Fighter. Pero hindi po laging ganyan yung composition ng isang team. Minsan dumidepende yan sa meta. Most effective tactics available. Pero hindi lagi nasa meta yan. Alam mo, tama ka, no? Hindi naman laging nasa meta yan. Minsan nasa attitude yan, tsaka sa galawan ng player. Tama. Kung paano nila iti-take ang each and every objective. Akala kasi ng karamihan, ang Mobile Legends, puro patayan lang. Pero ang Mobile Legends po ay objective taking. So, kung paano yung i-execute yung bawat objective nyo, yun po yung makakapagpanalo po sa mismo. Para po sa mga hindi nakakaalam, no, pag naglaro ka po ng Mobile Legends at umabot ka na po sa Epic rank pataas, nagkakaroon na po tayo ng banning stage. Sa stage na to, pumipili po yung team nyo ng dalawang character na hindi pwedeng gamitin ng kalaban at hindi nyo rin naman po pwedeng gamitin. Sila rin naman, pumipili rin naman sila ng dalawa. So overall, meron pong apat na character na nakaban na hindi po pwedeng gamitin within the certain game. Pwera pa po yung mga character na gagamitin nyo, hindi rin po nila pwedeng gamitin. Ang nakakainis dyan, sasabihin sa inyong kakampi mo, Iban mo to. Isa lang naman ban mo. Tapos pag di mo sinunod, sasabihin, bobo ka. Mga bobo! Oo, madalas mangyari yan, no? Pero setting aside the trash talk, may mga discarte po tayong pwedeng gawin o sundin para po makapagbantay ng maayos. Isa na siguro dyan yung tinatawag nilang respect ban. Ang respect ban, magagamit mo yan kapag yung kalaban nyo, kakilala mo. Alam mo kung ano yung best hero niya. So simply, ibaban mo lang yung mga best hero niya para at least hindi niya magamit yung full potential niya as a player. O kaya, pwede naman po yung tinatawag nilang meta ban. So simply, ibaban nyo lang po yung mga meta character. Magandang discard rin yan. Isa pa pong magandang discard sa pagbaban yung tinatawag nilang pick ban. So yung pick ban naman, kapag after nyo magban ng mga character at alam nyo meron pong isang character na malakas pa, instead na sila yung makagamit, kayo na po yung pumili. Lalo-lalo na pag first pick kayo. Pag second pick naman kayo, pwede naman po kayo mag-open ng dalawang malakas na character para at least nasa inyo yung isa. O kaya, iba nyo na lang po yung character na alam nyo pong pangontra dun sa gagamitin nyo. Especially kapag mga solo player po tayo, no? Halimbawa, gagamit ka ng isang AoE character. Syempre, ayaw mo ng mga character na meron pong pang-hold o yung tinatawag nilang crowd control. Kasi mawalan po ng impact yung character na gagamitin mo. So, mapunta naman po tayo sa pagpili ng spell, no? Sa larong Mobile Legends po, sa iba pang MOBA game, may mga spell po na pwedeng piliin at gamitin within the certain game and within the certain character. Ang sa akin lang, ang nakakainis lang dyan, minsan sasabihin sa inyo ng kakampi mo, bobo spell ka. Sabihin niya sa inyo, ba't retribution yan? Dapat flicker gamitin mo. O kaya dapat purify, bakit ganyan, bakit ganito? Maaaring tama kayo, maaaring mali, no? Ikaw pre, anong mawawasan mo tungkol dun? Sa akin, parang damit yan eh. Pwedeng sabihin sa'yo ng taong bagay sa'yo dilaw, bagay sa'yo itim, bagay sa'yo puti. Pero ang tanong, ikaw ba magsusuot, no? Ba't di nalang natin hayaan yung tao kung ano ba gusto niyang isuot na kulay? Kasi siya yung magsusuot eh. So same thing din po, no? Hindi naman po kasi ikaw yung pipindot eh, at hindi naman po ikaw yung gagamit. Maaari pinili niya yung flicker kasi nahihirapan po siya at lagi siyang nagagang. So kailangan niya po ng pantakas. Maaari pinili niya yung retribution kasi nahihirapan po siya mag-report. Sa akin lang siguro, konting respeto lang po na hindi naman po tayo yung gagamit. So hayaan natin siya kung saan po siya komportable. Ikaw pre, ano pang masasabi mo? Sa akin, konting tips and advice na lang siguro sa pagpili ng spell. Check mo yung mga game mo, then kapag yung spell mo bihira mag-cooldown, mali yung spell mo. Kasi hindi mo siya napipindot. So, pumili ka ng spell na madalas mo magagamit para at least yun, nagagamit mo.
So, mas effective siya kaysa dun sa mga advisable na spell. So, mapunta naman po tayo sa in-game ng laro, no? Sa larong Mobile Legend po, sa iba pang larong MOBA games, eh, may tinatawag pong power spikes at momentum ang bawat character. Ito po yung time kung kailan dominant yung character mo. So, as a player, importante alam mo yan. Para alam mo kung dapat ka nang kumang o dapat ka nang mag-farm o sumama sa mga team fights. For example, gamit mo Mage. So, early stage of the game, ikaw yung may pinakamataas na killing potential. So, importante na bigyan mo ng space yung mga kakampi mo na makapag-farm. Tama. In doing so, iwasan mo na rin siguro dapat mamatay. Pag marksman user ka naman, ikaw yung inaasahan late in the game. So, importante makapag-farm ka sa simula ng laro. Ang isa pang nakakainis dyan, kapag nagpa-farm ka, tapos, last hit ni, isang tira na lang, mamamatay na yung creeps, lalapit ngayon yung kakampi mo, aagawin pa sa'yo. Mali yun! Di ba nakakainis yung ganun? Kaso paano kung siya naman talaga yung nangangailangan ng buff at hindi naman kailangan ng buff ng character mo, di ba? Tapos, minsan naman po, no, meron naman pong player na nagpa-farm, na akala mo nilalaro niya farm build. Farm po yun ang farm, farm yun ang farm, farm na yung farm. Tapos later on, nakala mo si Superman, lulusubin yung lima. Ayun, patay. An ally has so, been yun slain. Po yung ikatatalo nyo. So, importante po, no, hindi po mahalaga makita na malakas ka po o ikaw po yung pinaka-the best dun sa team nyo. Ang mahalaga, yes, yung right. Goal nyo is manalo. Tama. So, as a player, dapat po maging team player ka, huwag yung individually. Maaaring individual kang player at hindi mo kakilala yung mga kampi mo, pero, ba't ka ba naglaro ng Mobile Legend? Para ba mag-trash talk? Mga bobo! O para ipakita ikaw yung pinakamagaling? O para manalo? Kasi end of the day, pare-pares naman po tayo naglilibang doon. So, wag po natin gawing stressful yung laro at maglaro po tayo na naaayon po doon sa rules. Maraming salamat po sa panonood at pagkasayang ng oras nyo. Ang hirap po palang gawin ng dalawang sarili, di ba? Mismo, mahirap please talaga. Please hit the like button and subscribe na rin po kayo. And please comment down below for suggestions and comments. This is Monti. This is Timon. Check it out. Check it out.